Si Mang Laureo naman nuna, gamit ang isang bastona, ay walang humpay sa paghataw sa bawat aswang na nakakaharap nito. Bakit matamaan ng kanyang sandata ay nagkakabali-bali ang katawan hanggang sa di na yun makagulapay. Mga kabagis, umpisahan ng pag-anahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin mga kabagis. Salamat. Isang aswang ang nagtangkang utake mula sa likod ng matandang albularyo. Subalit isang malakas naman na tadyak ang natamo nito na halos madurog ang dibdib ng aswang na yun dahil sa lakas ng puwersang tumama dito. Habang si Tio Liam naman ay nakikipaglab sa mga mandirigmang aswang na kasama ng isang gabunan. Pilit niyang hinahagilap ang gabunan sa paligid ngunit di niya ito makita. Halos mapuno na ng dugo ang kasuotan niya nuna dahil sa mga talsik ng dugo ng nilalang at dugo naman mula naman sa kanyang mga sugat sa katawan. Hanggang sa isang patraydor na atake ng gabunan ang di niya napansin. Narinig niya na lang na umangil ang gabunan sa kanyang likuran at nakaamba na ang saksak sa kanya. Ngunit bago pa man lumapat ang kuko nito sa likod ni Tio Liam, nagawa na yung sanggahin ng katawan ng Markopo at mabilis nitong sinakmal ang gabunan. Pero agad naman yung nakaiwas at nakalayo. Paglingon ni Tio Liam sa kanyang harapan, tatlong nilalang ang sabay-sabay siyang inambahan ng mga pagsaksak. Kaya naman mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang garab upang sanggahin ang pag-atake ng mga aswang. Matapos niya yung gawin, nagpakawala siya ng mga palipadhanging tigalpo na mabilis niyang pinadapo sa mga yun. At nang natigilan ang mga ito, agaran niya yung nilapitan at isa-isang pinagsasaksak sa dibdib na siyang pumaslang sa mga ito. Nagpatuloy ang ganong kaganapan sa labanan hanggang sa dumating ang puntong tanging ang gabunan na lamang ang natitira sa mga kalaban nila ni Amang Laureo. Antihero, di ba duwag kong kami ay tawagin mo? Ngayon, papatunayan ko sa iyo na di mga duwag ang kagaya namin dahil di kaduwagan ang magkaroon ng makasangga sa pagkikipaglaban. Hindi ba? Magtuos tayong dalawa na tayo lang. Di ko hahayaan na mabaliwala na lang ang pagkamatay ng mga kasama ko. Wika ng gabunan. Yun ba? Sige, pagbibigyan kita demonyo. Pero huwag kang aasang pakikitaan kita ng awa. Sapagkat kulang pa ang buhay nyo bilang kabayaran sa pagpaslang nyo kay Itay Siriso. Sagot naman ni Tio Liam na may kasamang hingal dahil sa pagod na rin sa pakikipaglaban. Nang mga sandaling yun ay magkaharap sila habang nakatayo sa gitna ng palayan na halos nagkayupi-yupi na ang mga uhay ng palay. Nang marinig naman ni Amang Laureo ang usapan ng dalawa, ibinaba niya ang kanyang presensya, ngunit di niya ibinaba ang bakod niya sa katawan upang maging handa sa mga di inaasahang pangyayari. Pumasok muna siya noon sa dampa para doon manood ng magaganap na duelo ng antingero at gabunan. Maya-maya pa ay nagigira na nga ang dalawa. At sa pagpatak ng dugo mula sa garab ni Tio Liam, mabilis na sumugod ang gabunan sa kanya. Napakabilis kumilos nito na para bang sumasabay sa hangin sa sobrang bilis. Ngunit nagagawa naman itong sundan ni Tio Liam sa pamamagitan ng abilidad ng kanyang trabongko hanggang sa paulanan siya ng mga pagsakt ng gabunan sa iba't ibang direksyon. Nagagawa naman itong sanggahin ni Tio gamit ang garab. Hanggang sa makakuha siya ng tiempo ay sinabayan niya ang gabunan sa muli nitong pag-atake. Nagkasalubong ang garab niya noon at ang mga kuko ng gabunan.
Ngunit biglang napaatungal ang gabunan nang malagas ang mga kuko nito at mahati kanyang mga kamay sa dalawa. Agad yung napaatras. Subalit di na binigyan ni Tiyo ng pagkakataon ng gabunan. Siya naman ang mabilis na sumugod dito at agad na tinarakan ng garab sa dibdib ang nilalang. Wala nang nagawa ang gabunan, kundi ang sumigaw na lamang hanggang dumuduwal ng dugo sa bibig nito. Dahil sa gigil ni Tiyo Liam, tinadtad niya ito ng saksak. At kahit patay na ito, ay di na yung tigilan. Eyo! Mawalagya kayo! Mawalagya kayo! Napahinto na lamang ito nang hawakan siya ni Amang Laureo sa balikat niya at sinabing, "Iha, tama na yan." Wika ni Amang Laureo na siyang nagpakalma sa galit na nararamdaman ni Tiyo. Pagkatayo ni Tiyo Liam, "Pwe!" Dinuraan pa niya ang nilalang. Matapos ang madugong bakbakan, umuwi na sila ni Amang Laureo. Sabay sila ng matanda ng Albularyo Dumiretso upang lapatan ng lunas ang kanyang mga sugat sa katawan. Dahil sa bago pa lamang si Tiyo Liam sa larangan ng pagiging antingero, iniinda pa niya ang mga sugat niya sa katawan at di pa niya nagagamit ng buo ang abilidad ng kanyang trabongkong tangan. Makalipas ang ilang araw, linggo at buwan, sumapit na ang anihan ng palay. Lahat ng kamag-anak ni Amang Laureo at Tiyo Liam ay tulong-tulong sa pag-aani ng palay. Inaagapan lang ni Tiyo Liam ang pag-uwi niya noon sa kadahilan ng kabuanan na rin ni Tia Cecilia. Natapos ang anihan na wala namang mga kakaibang pangyayaring nagaganap. Ngunit sa bawat araw din na dumaraan, walang tigil si Tiyo na payabungin ang kanyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. May mga orasyon ding ibinahagi si Amang Laureo sa kanya na may koneksyon sa aral ng kaliwa. Si Amang Laureo kasi ay isa sa kanilang lugar na kilala sa paggamit ng kaliwa at kanang karunungan. At aminado si Tiyo Liam na kahit may kasangga siyang Markopo, ay wala siyang panama sa matandang albularyo. Kaya nagpapasalamat siya sapagkat nasa panig niya ito dahil sa kaibigan ito ni Manong Siriso. Dahil nga sa kabuanan na noon ni Tia Cecilia, di na umaalis ng bahay si Tiyo. Inaalagaan niya noon ng mabuti ang kanyang asawa at di na pinapagawa ng mabibigat na gawain. At siya na ang trumatrabaho ng lahat ng gawain pati bahay. Paglalaba, pagluluto, at lahat na ng kailangang gawin para sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Sa kabutihang palad, si Manang Arcelia pala ay isang kumadrona na siyang tumitingin lagi sa kalagayan ni Tia Cecilia. Ngunit isang gabi, nagulat at nahintakutan si Tiyo Liam nang may panauhing bumisita sa kanilang bakuran. Di niya halos akalain na makakaramdam siya ng kilabot sa iisang tao lamang sa kabila ng mga aswang na kanyang nakaharap at napaslang. Ayon kay Tiyo, nakaupo sila noong mag-anak sa harapan ng mesa na nagkwekwentuhan at tanging gasera lamang ang nagsisilbi nilang liwanag na nakapatong sa gitna ng mesa. Habang nagkwekwentuhan sila, bigla na lang sumakit ang tiyan ni Tia Cecilia. Kaya naman agad na inalalayan yon ni Manang Arcelia na pahigain sa papag. Ngunit nang suriin ni Manang Arcelia si Tia, nalaman nila na wala pa ito sa estado ng panganganak. Nagulat na lang noon si Tiyo Liam nang magsalita si Manang Arcelia nang, "Liam, bantayan mo ang bahay. May bisita tayo. Di pa manganganak ang asawa mo. Bilisan mo, itaboy mo kung anong meron sa labas ng ating bakuran. At baka kung mapano ang asawa mo." Wika nito na halatang labis na labis ang pag-aalala.
Nang marinig yun ni Tio, di na siya sumagot pa at agad na lumabas ng kanilang bahay. Paglabas pa lang niya ng pinto, agad niyang nasagap ang isang nakakapangilabot na presensya. Kaya mabilis niyang isinara ang pinto at tinuntun ang pinanggagalingan nuna. Pagsilay niya sa labas ng kanilang bakuran, tumambad sa kanya ang isang nilalang na nakasuot ng mahabang tela na purong itim. May salakot din ito at may takip ang muka. Nakita niya din ang namumulan itong mga mata at may hawak din itong isang itim na libro na may mga nagbabagang mga pahina. Halos manlaki ang mga mata niya noon habang nakatingin sa panauhin sa labas ng kanilang bakuran. At sa kanyang isipan, nakita niya ang imahe ng Markopo na iniikot ang katawan at nakatago ang ulo, na tila ba natitinag din ito sa presensya ng nilalang. Ngunit kahit ganoon ang sitwasyon, pasimpleng umusal si Tio ng palipadhangin na may kasamang lason. At agad na ibinato sa nilalang. Ngunit bago pa yun lumapat sa nilalang, napansin niya ang pagkasunog ng kanyang usal na pinakawalan. Napaatras noon si Tio Liam papalapit sa pinto ng kanilang bahay. Maya-maya pa, naramdaman naman niya ang pagdating ni Amang Laurio na siya namang nakaagaw ng atensyon sa nilalang. Sinulyapan noon ang pinanggagalingan ng presensya ng matandang albularyo bago muling tumitig kay Tio Liam at itinuro siya nito at sinenyasan na para bang nagbibigay ng babala bago ito magtago sa kulay ng kadiliman. Nang maglaho ang nilalang, kasunod naman noon ang pagdating ni Amang Laurio. Eha, mukhang dinalaw ka ni Amador. Lumalala na ang galit sa'yo ng mga demonyong pamilyang yan. Pero huwag kang mag-alala, Eha. Nasa likod mo lang ako. Gaya ng dati, na kaming dalawa ni si Rizzo ang kumalaban sa kanila. Ngunit ngayong wala na siya, ikaw na ang aako ng lahat ng responsibilidad niya bilang manlalaso na mamamaslang. Wika ng matanda pagbungad nito sa kanya. Salamat amang, at dumating kayo. Dahil kung hindi, baka ho kung napano na kami dito. Naramdaman ko ho ang kakaibang presensya na tinatangan niya para na akong gustong takasan ng wisyo sa pagharap pa lamang sa kanya. Sagot naman ni Tio. Natural lang yon, iho. Biruin mo, nakatagal ka sa pagharap sa kanya. Nakakabilib ka talaga, iho. Dahil kung mahina ang haharap sa kanya, sa pagtingin pa lamang sa kanyang librong may mga nagliliyab na pahina, ay siguradong tataob ka sa kinatatayuan mo. Bakit ho, amang? Sino ho bang nilalang na yon? Medyo gulat na tanong ni Tio Liam. Gaya ng sinabi ko, siya si Amador, iho. Siya ang sinusunod at tinuturing na babaylan ng mga demonyong aswang na yon. Sayang lang. At din namin siya napatay ng tuluyan noon ni si Rizzo dahil sa mga abilidad niyang ikubli o ilapat ang kanyang wisyo sa ibang tao o kahit sa hayop man. Ang katawang lupa niya lamang ang aming naibaon. Sa makatuwid, nabubuhay ngayon si Amador sa katawan ng isang mambabarang na may mataas na kaalaman sa karunungang itim. Sagot ni Amang Laurio. Nabaling naman ang kanyang atensyon noon nang tawagin siya ni Manang Arcelia at sinabing nasa mabuti ng kalagayan ang kanyang asawa. Bago umalis si Amang Laurio, nagbigay ito ng isang malakas na pangontra kay Cecilia para sa susunod na may mga panauhing di inaasahang muling bumisita sa kanila ay di na maapektuhan si Tia. Matapos ng pangyayari, nakahinga ng maluwag si Tio Liam. Naging maayos na rin ang lahat at mas pinili na lamang na magpahinga ng gabing yun.
Pero si Tio Liam ay di magawang makatulog dahil sa pag-iisip niya sa nilalang na kanyang nakainkwentro. At sa kanyang pag-iisip, di na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Pagising niya kinabukasan, agad siyang nagtungo kay Amang Laureo para sa iilang mga katanungan. Lahat naman yon ay nagawang masagot ng matanda, kaya naman nagkaroon si Tio ng mga ideya ukol sa nilalang na nakainkwentro niya ilang araw na ang lumipas. Sa bawat araw na dumaraan, maigi niyang pinag-aralan ang mga bagay-bagay na maaari niyang gamiting pangontra laban sa nilalang na may tangan ng libro na may nagbabagang mga pahina. Mas pinalakas pa niya noon ang kanyang puder sa katawan at mga orasyong ginagamit na hinahaluan niya ng mas pinalakas ding mga sangkap ng lason. Gumamit siya noon ng kamandag ng mga nakamamatay na mga ahas. Iniipon niya ang mga ito. Iniipon niya ang mga ito at inihahalo sa mga abo. At sa pamamagitan ng mga orasyon, nagagawa niya iyong papasukin sa katawan ng kanyang mga kaaway. Paglipas ng ilang araw, manganganak na nga itong si Tia Cecilia. Umabot ng gabi ang kanyang paglilabor, ngunit di pa rin niya na iluluwal ang sanggol. Sobra na noon pag-aalala ni Tio Liam sapagkat nakikita niyang nahihirapan ang kanyang asawa. Nagkakanda-ugaga na noon si Manang Arcelia sa pag-aasikaso kay Tia. Hanggang sa magulantang si Tio Liam nang muli niyang maramdaman ang presensya ng nilalang na minsan nang bumisita sa kanila. Kasabay noon ang mga pagkaluskos sa kanilang bungana at mga paglalagapakan ng harang ng kanilang bakuran na tila ba winawasak yun ng kung anong nilalang. Umabog noon ang dibdib ni Tio dahil sa malakas na negatibong presensya. Ngunit wala na siyang mapagpipilian. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Sinulyapan niya noon ang kanyang asawa na malapit ng mga anak at si Manang Arcelia. At nang makita niya yun, nakalarawan sa mukha ni Manang Arcelia ang labis na pag-aalala. Hindi lamang kay Tia Cecilia, kundi sa kaligtasan na rin nila. Kaya naman nilakasan niya ang kanyang loob. Ang buong tapang niya ay kanyang daladala na lumabas sa kanilang tahanan. Hawak ang kanyang garab na nagsisilbi niyang sandata. Paglabas niya ng kanilang tahanan, halos baluti ng buong paligid ng napakasamang presensya. Paglabas niya sa kanilang bakuran, nasilayan niyang muli ang nilalang na may tinatang libro na may nagbabagang mga pahina. At nang ilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, tumambad sa kanya ang di niya mabilang na mga nilalang na nagkalat sa buong paligid ng kanilang bakuran. Sa mga puno, sa mga talahiban, sa bubong ng kanilang bahay, at sa harapan ng kanilang bakuran. Umusal siya noon ng orasyon para tawagin ang Markopo, subalit ayaw niyang magpakita sa kanya. Kaya napagtanto niya na sadyang ang malakas ang nilalang na may tinatangan na librong may nagbabagang mga pahina. Sit-sit sa kanya ng nilalang sa labas ng bakuran nung may tangan ng libro. Paglingon noon ni Tio Liam, nagwika ito sa kanya nang, "Ikaw na pala ang pumalit sa tampalasang manlalason na si Siriso, binata." Simulan mo nang dasal sa lahat ng santo at Diyos na kilala mo. Dahil sa gabing ito, buburahin kita at buong pamilya mo sa lugar ito. Wika nito. Si Tio Liam naman, kahit na medyo nakakaramdam ng kilabot, ay di niya ito pinahahalata. Sa hawak niya noon sa garab na nasa kaluban pa, hinugot niya ito nang bigla at dinuraan na may kasamang orasyon at lason. Maya-maya,
Mabilis siyang dumukot ng abo sa kanyang bulsa at mabilisang isinaboy at pinakalat sa hangin. Kasabay na noon ay ang kanyang pagsugod sa nilalang. Subalit natigilan siya nang harangin siya ng mga nag-aangil na malaasong nilalang na kung tawagin ni Amang Laurio ay mga gabunan. Kasabay noon ang pag-uwika ng isa sa mga ito ng, "Dalawa na sa mga kapatid namin ang iyong napapaslang, Antingero. Kaya ngayon, humanda ka. Di ka na sana nakialam sa idwaan ng pamilya ni Siriso sa aming angkan. Dahil lamang sa pang-aangkin nila ng aming matagal nang pinangangalaga ang lupain. At bilang kabayaran, babaon namin kayo sa hukay ngayong gabi." Nang buhay. Wika ng isang gabunan habang nakaturo kay Tio Liam ang matutulis nitong mga kuko. Alright, mga kabagis, yun ang din. Bale, medyo natagalan tayo sa pag-upload, no? May mga inaas kasi akong ibang kwento, mahahaba yun, kaya ayun, ginagawa ko. Tapos yung talimpa, yun, inaayos ko rin yun. Pasensya na, natatagalan yung pag-upload doon. Pero huwag kayong mag-alala, a-upload at a-upload pa rin tayo, mga kabagis. Yun lang yun. So, next time na lang tayo mag-shoutout. Salamat sa suportang tunay.